Hello, good day mga boss. Chayulit ng Day Away Creeps. So ngayon, pag-uusapan natin is yung left and right switch no NMAX. So, ito yung stock natin, no? Yan. Tapos, ito naman yung aftermarket. Aftermarket. Tie switch version 3 kung tawagin din. Bale, ito yung umiilaw, yung mga pindutan, no? Yan, dito, sa mga side. Nag-illuminate siya once na pinindot mo yung switch. So, meron siyang designated switch. Ito. Para umilaw yung mga pindutan. So, pag-uusapan natin. Okay ba na magpalit ng ganito, no? Tapos, i-weigh din natin yung pros and cons kung sakaling magpapalit kayo ng ganito. Diba, itong video to, no? Mas malaki yung maitutulong na ito doon sa mga gustong mag-DIY. Ng replacement nung pinaka switch ng NMAX natin, gagawin tayo switch. Kung hindi ka naman magdi-DIY, pwede mo rin naman panoorin to. Para at least malaman mo kung ano yung mga nakita kong pros and cons dito sa switch na to. Pero mas malaking tulong nito, no? Doon sa mga magdi-DIY din. Para malaman nila kung ano yung kakaharapin nila kung nagpa-plano sila magpalit ng switch ng NMAX nila. So, hindi ko napapatagalin to, no? Simulan na natin. Bali, ito na yung pinaka-switch natin, no? Di ba dito sa NMAX ko, left switch pa lang yung nababaklas ko. Ito siya. So, ito yung horn function, signal light, high beam, low beam. You know. Yan. Tapos, ito naman yung left switch ng aftermarket. Nung tie switch version 3. Horn, signal light, hazard, high beam, low beam, passing light. Bali ngayon, no, bibigay ko sa inyo yung pros muna or yung advantage ng pagpapalit ng ganitong klase ng switch, no. Di bali, ito yung right switch niya. Yan. Ano ba yung unang advantage nito? Siyempre, kaya nga tayo nagpapalit ng ganito. Una, sa aesthetic, mas maganda siya tingnan. Kasi may pailaw-ilaw pa. Yan, no. Tapos ito din isa. Yan, umiilaw-ilaw sila. So, aesthetically, preference ko, mas maganda to compare dito sa stock na napakasimple. Yan. Pangalawa, dito sa aftermarket, pwede mong i-customize. Ano ibig sabihin ko ng i-customize? So, kayo yung maglalagay kung ano yung function ng bawat switch. Dito, kung mapapansin nyo, high beam, low beam daw. Pero, pwede nyo i-customize. Kung gusto nyo, ito yung maging ilaw ng mini-driving light na i-install nyo. Pwede. Yan, customizable to. Ito kasi, nakaplug na kasi to doon sa ating pinaka-NMAX. Pwede nyo rin naman i-customize, pero hindi sulit na i-customize. No? Kasi parang meron na siya specific function kada pindutan. Dito rin, meron na naka-assign na specific function kada pindutan, pero pwede nyo siyang i-customize kasi ang dami niyang pindutan na extra. Yan, no? Pati dito. Oh. Ang dami niyang pindutan na extra. Yan. Oh. Mas marami yung pindutan na itong aftermarket compared dito sa stock. So, ito, pwede nyo i-customize. So, ayun yung two main reason kung ba't tayo nagpapalit ng aftermarket switch. Ngayon, ano ba yung disadvantage or yung cons nito? Uunahin ko na. Unang-una, hindi to magpipit doon sa NMAX natin. Lalo na kung version 2 kayo. Tingin ko baka pang version 1 kasi to. Di pa ako nakakakita ng tie switch na pang version 2. Ito, tingin ko pang version 1 siguro to. Yan. Bakit hindi siya magpipit? Ito, no? Papakita ko sa inyo. Ito. Kung nakikita nyo to, itong nakalawit na to, yung pinaka-handlebar natin, may butas yan. Di bali, itong nakalawit na to, nakatusok yan doon. Para etong switch natin, hindi umiikot-ikot sa handlebar. Kumbaga, siya yung pinaka-lock doon sa ating handlebar. Tapos, tingnan nyo to. Ayan, oh. Yung pinaka-lock niya, nasa bungad. So, eto, hindi to magkakasya doon sa ating pinaka-handlebar. Ano yung pwede nyong gawin? So, magbubutas kayo ng handlebar para lang ma-shoot tong pinaka-lock na to. Yan, bago nyo ma-install. Although ito,
pwede naman tanggalin to kasi parang screw type naman to. Yan. Kaso nga lang, may tendency na umikot-ikot to. Unless, lalagyan nyo ng pinakasil or pampasikip para hindi siya mag-ikot-ikot doon sa handlebar nyo. So, unang disadvantage yun, no? Hindi nyo basta-basta maisusot to. Pangalawang disadvantage. Kanina, advantages, yung pinaka, pwede nyo siyang i-customize. Ano naman yung disadvantage? Hindi ito plug and play. Yan. So, kung kayo baguhan sa pagwa-wiring, huwag kayong mag-DIY nito. Mahihirapan kayo kasi hindi siya plug and play. Kung gusto nyo ng tie switch version 3 at hindi naman kayo mag-DIY, okay lang yon. Kasi ang mamumroblema naman dito yung mekaniko or yung installer. So, walang issue. Kumbaga, ang kailangan nyo lang pambayad doon sa mag-i-install. Siya na bahala mag-customize. So, hindi naman kayo mamumroblema. Pero kung mag-DIY kayo at baguhan kayo sa pagwa-wiring, hindi ito plug and play. So, hindi ko i-advise na bumili kayo ng ganito. When it comes naman do sa wiring nito, no? Aside dito, yan, na hindi plug and play to, may possibility na baguhin nyo rin yung wiring na nandun sa motor. Although hindi ko pa na-check, no? Kasi, kung mapapansin nyo, eto hazard. Nasa left switch. Yun doon sa NMAX natin, ang hazard natin nasa right switch. So, i-double check ko pa kung pwedeng wag nang baguhin yung wiring na magre-rely ako dun sa mga wire na nandun sa left switch para pagganahin tong hazard. Yan. So, ano pa yung disadvantage na nakita ko dito, no? Ito. Kung nakikita nyo tong menu natin, yan, no? Kung nasanay kayo sa ganitong crisp na pindot, yan. Alos tumutunog, oh. Hindi nyo siya aasahan dito. Walang tunog to. Tsaka hindi siya crisp. Smooth na smooth siya. Yung iba, preferred yung smooth na pindutan dito. Yan. Pero ako kasi nasanay ako dito sa tumutunog. So, yan. Preference nyo naman yan kung ano yung mas preferred nyo. Yan. Tapos, isa pa. Eto, yung sa signal light. Para sa akin, no? Malaking issue to. Kasi nadadalian ako dito sa signal light ng stock switch natin. Yan, no? Left. Tapos pagka i-off mo, pipindutin mo lang. Yan. Every time na i-off mo, pinipindot lang. Eto. Medyo nanibago ako dito. Pagka left ko, minsan pagka tinutulak ko, lumalagpas na pupunta sa right. Ang hirap kontrolin. Siguro sanayan lang din. Pero, para sa akin, inconvenient siya. Mas maganda siguro kung kagaya na lang din to nung doon sa stock na pinipindot. Pero siguro, makakasanayan naman to along the way. Yan. Makita nyo, sumusobra, oh. Yan. Hindi ko sinasadya yan, oh. Talagang sumusobra siya. Pagka hindi ka sanay, susobra siya. Eh, what more kung umaandar ka na? Siyempre, mas madali talaga yung ganito. Oh. Pinipindot lang. Hindi mo kailangan maging concern na mai-off mo yung signal light mo. Kasi ang bilis lang, yun. Dito, minsan sumusobra, so babalikan mo pa. Pero pagka nakasanayan naman siguro yan, okay na din. Yan. Diba, to sum up itong video natin, no? Ano yung pros and cons? Yung pros, syempre, yung aesthetic, maganda, yung mga additional function. Kung mako-customize mo ng maayos itong switch na to, mas gaganda yung motor mo or yung mga accessories na ma-install mo sa motor mo. Disadvantage na ito, syempre, kailangan mo magbuta sa handlebar para magkasya yung pinaka-lock na itong switch natin or gumawa kayo ng ibang method para hindi siya umuga-uga. Tapos, hindi siya plug and play. Yan. Para mapagana mo siya sa motor mo, i-customize mo talaga yung wiring na ito. Yan. Tapos, yung mga pindutan. Yan. Signal light. Medyo lumalagpas-lagpas. Yan. Siguro kakasanayan na lang din. Tapos yung dito, hindi crisp. Unlike dito, crisp yung pindot. Oh, maganda. Yan. So, dun sa mga nagpaplano mag-install nito, no, magagawa ko ng separate video. Tuturo ko dun kung ano yung mga wire corresponding dito sa pindutan na to, sa pindutan na to, sa pindutan na to. No? Basically, dun sa mga pindutan, tuturo ko sa inyo kung ano yung color ng wire nila. Kasi dun sa kahon nito, wala kayong makikitang manual.
eto binuksan ko lang to kaya ako nalaman yung mga corresponding na wires nila. Yan, binuksan ko to, tong dalawa. Kaya ngayon alam ko na kung ano yung mga wire para sa bawat pindutan. So, hindi ko napapatagalin to, tatapusin na natin tong video na to. Hopefully, no, makatulong tong video na to do sa mga magde-decide na mag-DIY or nagpaplanong bumili nung Tie Switch version 3. Yan, na-install sa NMAX. So, ride safe sa atin lahat. God bless.